na natin ng konti yung approach ng Kalyao Board. Okay? Sinsado din si Bruno. Stop engine, please. Stop engine. Okay, let's go outside. So ito guys, sunod kami dyan sa DB ship nila. Tingnan nyo yung DB ship nila. Laki-laki rin. Takta. Let go everything. Forward and out. So, yan yung breakwater natin, guys. So, doon sa kabila, may pantala na bago. So, pagbalik natin, baka yari na yan. Bagong pantala na yan. Ito, maganda yung mga fishing boat dito. Nagkumpul-kumpul sila. Magandang tingnan natin. So, sana, sos, kung ako lang ang naka... ano dito, yung sa seaside na may ganito na mga fishing boat. Magandang i-invest yung fishing boat. Hindi ka mapasmado. Kanin na lang yung kulang. Mga isda. Mag-fishing. May ulam. So, ganyan lang. Fishing boats. At angkor. At Kalyao. Just outside the breakwater of Kalyao. Ganda ng view, guys. May sihil, may pagluit. Marami. Ito yung port of Kalyao. Ito na yung kabuuan nila na port. Yung kapitan namin, saka yung piloto. So, dyan kami galing. Yan, yung dalawang crane na yan. Dyan sa dulo, dito. So, dyan kami nagpaibot. Inervious yung piloto dahil pinanggal ang tags line sa takot na walang abiso. Pero sige lang, patawarin lang natin ang importante hindi tayo may stress at maligaya pa rin sa araw-araw natin na pamumuhay. Hello guys, good morning! Welcome back to my channel, ang Toto at pinakasimpleng channel natin sa mga Marino, ang Seaman Channel, ang nagbabalik. So guys, nandito tayo ngayon sa Kalyao Biro. So ito yung view, sisilipin natin, lilit tayo dito kung ano yung view ng Kalyao Biro. Pero base sa nakita ko parang itong taga Cebu ka, parang Pasil. Pero ito may fishport dito ba? Oh. Yan, may fishport. Pero kaso dikit lang ang pantalan. Ang Pasil kasi yung pinakamalapit na pantalan, yung Ludo, yung sa tangkir. Malayo pa man yung Biro. No? Pero dito, ano lang, dikit lang guys. So, napansin nyo guys, mga fishing vessels. Ka-idle mode. Hintay lang ng abiso siguro yan. Kung ilan sila lalaot. So, yan yun guys. So, ito. Ano kaya ito? Ito, patapail doon. Di ba, may sita tayo. Ito lang guys. So, alerto kami dito dahil may mga, reported cases dito na marami rin magnanako para din siguro sa ano natin pag urbanize talaga marami may spring kitik. So dito kami sa MERS Terminal, APM Terminal number 4, berth number 4. So guys, malapit na rin kami natapos ang cargo prison at maya alis na rin kami. So silipin lang natin yung view para makita talaga natin. So, sinsado talaga siya guys, na ano, parang city talaga siya. Parang ano lang din nga, parang Cebu City. Oh. Baka hindi lang klaro sa ano natin, sa video natin. Pero dyan sa likod ng ano, ng market nila, fishport nila, bali, lahat na, may mga building na, may mga ano na. Ngayon, silipin natin dito, ikuta natin. Marami din talagang mga bangka-bangka dito. Labas-basa po. Meron na naman bisita. Ayan. Ganyan yung type ng bangka nila. Malapit din yung Navy nila dito.
Ayan. Mga bibi din doon sa likod namin. So yan na yung seaside guys. So maraming ano, kahapon. Bali, ninervyusin ka rin dahil nagpapagi ba? Tapos wala kang ano. Wala kang masyadong visual sa position. Nervyus yung pagkita ko dyan. Ito lang yung view ng ng Kalyaw. Wala man siyang ano, para lang tagalagang ano, Pilipinas. Klima Pilipinas. So napakagandang ano rin feelings na para nasa Pilipinas ka lang dito. So sa kabila, sisilipin natin sa kabila. So nandito tayo guys sa kabilang side, sa Pantalan na side. So yan yung Peaceport nga. Yan. Tapos ito yung Pantalan. So ito yung APM Terminal. Yan. Ito malaki. Iwan ko kung ano, kung halata ba sa maklaro ba sa camera natin. So yan lang yung kuhan. Malaki ang pier to dito. Kalat-kalat lang. Nandun pa sa unahan yung mga barko. May Cusco. Yung sa pinakaunan may OOCL. May Hapag-Lloyd doon sa unahan. Ito na yung tanawin, maganda rin, magandang asinsado guys. Maraming barko dito ang nakaangkla, waiting talaga. So, dati, nakabiyahe ako dito way back 2013. Hindi pa ganito ka busy, ngayon busy talaga, asinsado talaga. So, yun yung ano, yun yung breakwater. Yan yung breakwater namin dyan, no. Daan kami dumaan ka kagabi, madaling araw, kaya pusoy na naman yung mga tao, kami lahat dito. So yan talaga pagbaga ng buhay, pusoy pero bawi lang para sa pamilya, laban, para may allotment yung mga sweetheart natin, yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, kaya kailangan talaga baga ng buhay para everybody is happy. Bagong kapitan namin isang kayo nakablo navy navy na yan. Oh, yan yung bagong kapitan. Ay pala, may nervyos ba? Nervyos yun, tapos hindi nervyos yung piloto, hindi rin nervyos yung kapitan. Daming Navy guys. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, isa, kanin, pito, walo siya, marami, may mga anak pa. Number one din pala ito. Pero, Kalyaw, maraming ano, Navy ships. Guys, paikot na kami para makita natin yung view, papunta ng breakwater, ang Incorpo, ang iyong lingkod. Doon tayo sa kabila, tingnan natin yung mga malalaking barko na kusap. Eto na guys, sa kabila, yan yung rumbo namin, breakwater. Ito yung souvenir natin sa Tagbo, Tayco Rasak. So ito, ang mga malalaking container, nandito lang, OCL, Hapag-Lloyd. Meron pang car carrier dito, Glovis na car carrier. Ito na guys, ito na, mas maganda ang view dahil medyo malapit-lapit, papaibot na tayo. Hindi lang tayo nervyosin dahil para hindi tayo magkasakit. So yan na guys, may renovation. Iwan ko kung bakit binutasan nila yung breakwater. Kaya mas swell dito sa malakas ang kurinti at swell sa loob ng Pantalan ng Kalyaw at this moment. So yan din yung proan ng tagot natin. Souvenir, Tayco Ampato. So everything is under control. Tagots are clear. So heading outbound. Goodbye Kalyaw, Peru. See you next time. Hindi ko alam kung ilang taon na naman ang pagitan para ako'y makabalik dito. So hanggang sa muli guys, ang iyong likod, Sibang Channel, ang totoo at simpleng channel ng iyong likod. Babos! God bless!